Hello everyone at welcome po muli dito sa ating Great Day Channel. Bago ko po umpisahan ang lahat, ako po'y taus-pusong magpapasalamat sa ating mga manunood, lalong-lalo na sa at bumubuo ng ating 5,000 subscribers dito sa ating Great Day Channel. At sana po'y hindi po kayo magsasawang ako'y suportahan at panuorin ang aking mga video uploads. Ngayon po, nandito na naman po akong muli upang magbabahagi sa inyo ng isa na namang klaseng gawain na syempre may kaugnayan pa din sa pampaswerte sa buhay. Pero bago ko po umpisahan, disclaimer po muli para po sa ating mga manunood na hindi po mahilig sa mga ganitong klaseng gawain o hindi po naniniwala sa mga pamahiin, please po pakiskip na lamang ang video natin na ito. Ang video ko po na ito ay taus-puso ko pong ibinabahagi para sa ating mga manunood na kagaya ko na mahilig sa mga pampaswerte sa buhay, mahilig gumawa at lubos na naniniwala sa mga ganitong klaseng gawain. Medyo madami-dami po ang kinakailangan natin sa ritual natin na ito, pero ang ritual po na ito ay napakabisa lalong-lalo na po sa mga agarang pangangailangan. Ito po ay tinatawag nating instant money spell. Pero pwede po itong kahit po ang ating hinihiling or ang ating wini-wish ay nag-grant na pwede pa din po natin itong gamitin bilang pampaswerte sa loob ng ating tahanan o para sa ating buhay na ilalagay na lang natin sa ating mga bag or lalagay natin sa ating mga altar. Gayun po, ang kakailanganin po natin ay isang papel pero maliit na papel lamang, kahit mga 1/4 lang ng papel, malinis na papel. Kailangan natin ang panulat, kahit anong panulat, kahit anong kulay ng panulat, mapalapis, mapabolpen, or mapasign pen man yan, basta ito ay sumusulat. Kailangan din po natin ng green na kandila, pero maliit lang po ang piliin yung kandila para po ito po ay maubos habang ginagawa po natin ang ating ritual. Kailangan din po natin ang isang malinis na clear glass or isang red na pouch, kahit alin po sa dalawa nito. At kailangan din po natin ng papel na pera, paper bill. Kailangan natin ng papel na pera. At kailangan din po natin ng cinnamon stick or cinnamon bark. Pareho lang po yun. At kailangan din po natin ng 3 pirasong star anise. Pero piliin niyo po yung mga maliliit lang. Maliliit na star anise. At kailangan din po natin ng 3 dahon ng laurel. Pero sinasuggest ko po na piliin niyo lang po ang maliliit na dahon ng laurel na kasya lang sa ating pouch or sa ating clear glass. Huwag po kayong pumili ng medyo malaki. Baka hindi po magkasya sa ating lagayan. At kailangan din po natin ng green na ribbon. Kung wala man kayong green na ribbon, pwede din po yung mga pantali sa buhok na kulay green or pwede din po yung sinulid na kulay green. Pero meron tayong green sa ngayon, kaya green ang ribbon ang gagamitin natin ngayon. Ang gagawin lang po natin ay napakasimple lamang. Una ay buksan po natin ang ating green na kandila. At habang binubuksan po natin ang ating green na kandila, ay mag-alay po tayo ng panalangin sa green na kandila na ito. Pagkatapos po ay ilagay lang po natin yan sa ating harapan. Yan sa ating harapan. Kunin po natin ang ating papel at ang ating panulat. At isusulat po natin ang ating pangalan. Halimbawa, ako si Maria. Ang pangalan ko ay si Maria. Ang apelyido ko ay T. Isusulat po natin ang ating pangalan, Maria T, ng 7 beses sa papel. Halimbawa, ganyan. Ganyan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 beses na isusulat mo ang iyong buong pangalan. Pero po, pagkasulat niyo po ng inyong mga pangalan, ay maglagay po kayo ng space. Para po, halimbawa, ito po ay gamitin nyo sa isang matinding pangangailangan, isusulat po natin dito ang amount na kinakailangan natin.
Pero po kung itong ritual na ito ay gagamitin nyo lamang para pampaswerte, wala naman kayong matinding kinakailangan sa ngayon at gagamitin nyo lang ito bilang pampaswerte, pwedeng-pwede na po itong buong pangalan lang. Pero sa sinasabi ko na, kung halimbawa kayo ay may kailangan na, kailangan nyo ng $100. Ayan. Isulat nyo din ng 7 beses ang $100. Sabit lang ha, sulat ko muna. Ayan. Isulat nyo din ng 7 beses ang $100. Yung buong pangalan, $100. Pangalan, $100. Ayan, ganyan ang itsura niya. Pagkatapos po nito ay, ito po ay ating ipaikot dito sa ating cinnamon bark or cinnamon stick. Pero po, bago po natin ipaikot ang ating papel, kung meron man tayong yung mga galing sa atin, ha, huwag yung sa galing sa ibang tao, buhok natin, or kasi pag ako gumagawa nito ay laway ang ginagamit ko. Kailangan meron tayong galing sa ating katawan na ididikit natin dito. Ako po, ang ginagamit ko po ay laway. Pero yung iba, ginagamit nila ay buhok. Pero ang ako po, ginagamit ko ang laway. Nilalawayan ko lang po ito. Nilalawayan ko ang aking thumb, right na thumb, tapos ipahid ko dito. Ganyan, tapos ipahid ko dito. Dito. Yung iba, ginagamit nila ay olive oil. Pero ako, ginagamit ko ang aking laway. Pinapahid ko lang dito sa ating cinnamon stick or cinnamon bark. Pagkatapos po ay, or kung ito man ay buhok man ang gamitin nyo, ay isiksik nyo dito sa loob ang inyong buhok. Konting buhok lang, hindi naman yung isang bandol ng buhok. Pagkatapos po ay ipaikot natin ang ating papel na papasok. Ganyan. Diba, ganyan siya. Paikot na ganyan siya. Ganyan. Ayan, papasok po siya. Ayan. Ayusin natin ang pag-ikot para po ay hindi po siya maluwag. Ganyan po ang pagkagawa. Pagkatapos po ay ibalot din po natin ang ating pera. Kailangan po, halimbawa, ito po ang simbolo. Ito po ang tao. Ito ang tao. Ito po ay kailangang nasa labas. Di ba ang tao dyan? So, ito po ang nasa side na nasa labas. At ito po ay ibabalot din po natin ng paloob. O, ganyan, di ba? So, ganyan din natin. Ganyan, di ba? So, ganyan. O, paloob. Paloob ang ikot. Baga, paharap sa'yo. Pagkatapos po niyan ay tatali natin ang ating ribbon or ating sinulid or yung pantali sa buhok na kulay green. At ito po ay halimbawa, ganyan. Paikot natin siya ng paloob pa din ng 7 beses. Isa, dalawa, tatlo, tali ko muna ha. 4, 5, 6, 7. Pagkatapos po niyan, ay itatali na natin ito na paribon. Tali ko muna. Ayan, patuloy natin. Ito, ganito na po ang itsura niya, guys. Ganyan niya ang itsura niya. Pagkatapos po niyan, pero sa mga sandali ng ating ginagawa ito ay nakasindi pa ang ating kandila, ha? Nakasindi pa ang ating kandila. Pagkatapos po niyan, kung ito po ay gusto niyong isabit sa inyong pintuan, ay ilalagay po natin sa red na pouch. Kung gusto niyo po itong isabit sa inyong pintuan, pero po pag ito po ay sinasabit niyo sa inyong pintuan, siguraduhin niyo na sinasabit nyo sa looban. Hindi po yung halimbawa, pag ito po ay sinasabit nyo sa pintuan ng inyong tindahan or pintuan ng inyong bahay at nasa sa lock na yung papalabas, pasok, labas, huwag po ganun. Kasi po ang swerte po niyan ay labas, labas, pasok din po. Kailangan pong ito po ay nasa looban na side ng ating bahay or ng ating tindahan.
Pagkatapos po natin nilagay ito sa pouch, ay ilalagay din natin sa loob ang ating tatlong star anise at ang ating dahon ng laurel. Yan. Or kung ito man po ay nilalagay natin sa ating jar, lagay na lang po natin ito sa jar. Ito po ilagay natin sa jar. At ito po ay ilalagay natin sa ating altar or ilalagay natin sa ating mga salas. Pero mas mainam po na ilagay natin ito sa ating altar para po every time na magdarasal tayo ay makapanalangin din tayo sa ating ginagawang pampaswerte. Kung halimbawa po ay ginagamit niyo po itong bilang isang pang-aga instant money spell, halimbawa ay nakuha niyo na or na dumating na ang inyong hinihiling or nakuha niyo na ang amount na inyong hinihiling, pwedeng-pwede niyo po itong gamitin pampaswerte. Kung ang inyong hinihiling ay nakamit niyo na, huwag niyo pa din pong ipagsasabi sa iba kasi pwedeng-pwede niyo pa itong gamitin pampaswerte sa inyong buhay. At pagkatapos po ang ating kandila, kung hindi pa siya talaga naubos, ay patayin muna natin at ilagay muna natin sa ating altar. At kung kayo po ay magdarasal muli, ay sindihan niyo lang pong muli ito katabi ng ating ginagawang pampaswerte. Yun lamang po, pero ang mga gawain pong ito ay hindi po ito alternatibo sa ating mga dasal. Ito po ay mga gabay lamang. Kaya po, pagpatuloy pa din po natin ang ating pagsisipag para matugunan ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. At una sa lahat, huwag na huwag kalimutang magdasal, manalangin, humingi ng gabay, at magpasalamat sa ating Poong May Kapal dahil siya, siya lamang po ang pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan. Always spread the love and God bless us all.